Batangas Representative Vilma Santos electo nanawagan na i-renew ang franchise ng ABS-CBN. Sa kanyang sponsorship speech para sa franchise renewal ng ABS-CBN sa Kongreso, sinabi ni Batangas Congresswoman Vilma Santos na hindi lang entertainment ang hatid ng ABS-CBN, kundi pati na rin public service sa loob ng maraming dekada. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Nagbigay ng kanyang sponsorship speech para sa House Bill 4305 si Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto noong Lunes, June 1 sa Joint Committee Hearing ng Congress para sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Sa kanyang speech, sinabi ng actress turned politician na hindi lamang entertainment ang contribution ng ABS-CBN sa lipunan kundi pati public service. Just for the record, ABS-CBN is already an institution when it comes to television, radio broadcasting and other areas of communication, and most especially in the field of public service. Mahabang panahon na po silang nagsaserbisyo sa paghahatid po ng balita, impormasyon at saya sa publiko. Paliwanag din niya, hindi lamang empleyado ng ABS-CBN ang apektado dito, kundi pati na rin ang mga taong konektado ang trabaho sa mga ito. Sa ngayon po, marami po sa aking mga kasamahan sa industriya ang nawala na ng trabaho, at ang iba naman po ay nakaambang mawala na rin po ng trabaho. Para po sa kalaman po ng lahat, sa bawat talent po ng ABS-CBN na mawala ng trabaho, marami pong mga kasamahan nila sa trabaho ang maaapektuhan. Kasama na rito ang kanilang palagi ang kasama sa trabaho na tinatawag na personal assistant, personal makeup artist, personal hairstylist, designer, kasama na rin po ang kanilang mga personal driver at personal helper na ang artista po na personal ang nagpapasweldo sa kanila. Umaasa ang dating actress na i-renew ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN para hindi dumami pa ang mga nawalan ng trabaho sa bansa. Ako po'y naniniwala na malaki ang magagawa o maitutulong ng Kongresong ito para huwag na pong madagdagan pa ang mawawala ng mga trabaho. Dahil sa pandemyang ito, marami na pong negosyo na apektuhan, nagsara. Sana naman po mabigyan ang pagkakataon ng abalik na sa kanilang operasyon sa mas madaling panahon. Ako po'y naniniwala na ito na ang tamang pagkakataon para tuwirang sagutin ang ABS-CBN ang lahat ng alegasyon na may kaugnayan sa kanilang prangkisa at patunayan nila na dapat sila mabigyan ng prangkisa ng Kongresong ito. Sinabi rin ni Vilma na umaasa siya sa isang fair and just hearing para sa ABS-CBN. Ako po'y maasa na magkakaroon tayo ng positibo, malaya at makatwirang pagdinig. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.